Asahan na raw ang pagbigat ng daloy ng traffic sa EDSA dahil sa pagpapatuloy ng road reblocking mamayang alas 10 ng gabi. Sumabay pa rito ang kabi-kabilang mall sale ngayong araw ng sweldo. Live mula sa EDSA Orense, my report, si Cesar Apolinario. Cesar? Jessica, nako, mula kaninang tanghali no, hanggang kaninang rush hour ay talagang kabi-kabila ang traffic dahil nga nagsabay-sabay yung sinasabing rush hour, yung Biyernes pa ngayon at payday. No, at may mga ilang mall na nag-sale pa at yung road reblocking kung saan maraming mga motorista at mga pasahero ang talaga namang ilang oras na napakamot sa ulo. Hindi po kayo niloloko ng mga mata nyo. Ang bahagi ito ng EDSA southbound, alimoy parking lot ng mga sasakyan dahil sa hebigat na traffic bandang alas 5 ng hapon kanina. Umabot pa yan hanggang Ortigas. Mapapaisip ka na lang, saan kaya napupulot ng mga motorista ang sako-sakong pasensya? Yung iba nag-uuyan ng mga probinsya, ako takatira ako sa Cavite pa. Na-experience ko talaga yung heavy traffic pag Friday. Mahirap din po sir kasi pag nasa travel ka, matagal ang oras sa sa sasakyan. Sobrang pagod, dumli pagod. Ibang klase nga naman talaga kasi ang daloy ng trapiko sa EDSA tuwing rush hour. Saktong Biyernes pa ngayon, kaya ang ilan, uwing-uwi na. Di alintana ang nakakahilong traffic. Araw-araw naman ako pumapasok, ganito mild lang to. Moderate kumbaga. 4 o'clock, wala pang rush hour. Wala pa. Pagsapit ang alas 7 ng gabi, tukod pa rin ang traffic, particular sa northbound mula Pasay hanggang makarating sa Ortigas. Dito nga sa Orense, Makati, mahabang oras na ang binubuno ng mga motorista. May ilang mall kasi sa bandang Mandaluyong at Ortigas na nagpa-sale kaya dagsa ang mga mamimili roon. Hindi pa man nakaka-apekto sa traffic, ipinaalala na ng DPWH ang isasagawa nilang road reblocking sa ilang piling lugar. Kabilang ang first lane sa EDSA southbound sa pagitan ng Magsaysay Street at New York Street sa Cubao. Ang outer lane EDSA southbound ng Pantaleon Street at Bayon Street sa Mandaluyong. At ang EDSA sakop ang apat na kalye mula doon hanggang Concepcion Street sa Caloocan City. Isasagawa ang road reblocking hanggang alas 5 ng umaga sa March 3. Pero paalala lang po sa mga motorista, maging responsable pa rin sa pagmamaneho. Kabilang yan sa itinuro ng MMDA at iba pang mga organisasyon sa mahigit 20 Boy Scouts mula sa 10 eskwelahan sa Pasay at Parañaque sa Maynila. Sa pamamagitan ng mga traffic signage na inilagay sa isang parke, nagkakaroon ng practical walkthrough ang mga estudyante roon. Tinuruan din sila ng traffic rules and regulations, tamang paraan ng pagtawid, at iba pang palatandaan. Dahil kahit nakakabugnot ang mabigat na traffic, ang importante pa rin, safety first. Jessica, sa ngayon, dito sa may bandang Orense, Makati, no? Kung makikita nyo sa aking yan sa ating television, ano, marami pa rin ang mga motoristang bumabiyahe kahit na medyo alas 9:30 na ng gabi. Marami kasi ang mga umuwi sa kanilang mga probinsya at doon sa mga dadaan na malapit sa may mga mall, pwedeng mag-reroute kayo o umiba kayo ng mga daanan para hindi naman ma-traffic. At syempre, kapag umalis sa inyong bahay, kung maiksi ang PC nyo, eh nako, hindi lang isang sako, kundi dalawang sakong pasensya ang baunin nyo. Jessica? Okay. Cesar, minsan na nating ipinuntos ito na no, kung pwede naman wag magsabay-sabay ang mga pangyayari sa ating buhay. Kasi although masaya tayo, payday, may sale sa mga mall, malaki ang discount. Kaya lang sinabayan pa dyan ng mga reblocking mamayang 10 o'clock. Mm-hmm. Tapos alam naman natin na nagsimula na rin yung stage 3 ng Skyway, no? So, coordinated ba yan sa MMDA, sa mga mall, etc.? Yung naisagot sa atin dati at kanina nga nakausap natin na yung ilang official ito sa MMDA, sinasabi nila na ginagawa naman daw ang reblocking sa gabi. Magsisimula nga yan, Jessica, mamayang alas 10. Kung mapapansin mo, itong nasa likuran ko, wala na masyadong sasakyan na natatraffic. Ibig sabihin nun, hindi na ganoong kadami yung volume na dumaraan sa mga pangunahing lansangan, gaya rito sa EDSA. Kaya yung ginagawang reblocking, sinisimula nila ng Biyernes at kahit nga daw isabay pa yan ang payday
or Biyernes ng gabi kung saan marami ang umuuwi, ay hindi raw ganung makakaapekto dahil isang lane lang naman daw sa 5-lane ng EDSA ang ginawa ng reblocking at aayusin yan para pa rin naman yan sa kapakanan nating mga motorista na palaging dumaraan dito sa EDSA, Jessica. Okay, nakikita ko ngayong monitor no sa yung likuran, mukhang maluwag naman na. Umuusad na yung traffic, hindi kumpara kanina na talagang parang parking lot daw yung EDSA dahil sa sabay-sabay ngang mga sale at araw ng sweldo at yung usual na traffic pag araw ng Biyernes, di ba? Exactly. Kaya yung mga lalabas, yung magti-TGIF, basta iwasan lang no yung mga may sale na mall siguro. Tsaka yung kung dadaan kayo man dito sa EDSA, alamin lang yung mga lugar na may road reblocking. Although, like what I said kanina, no, isang lane lang naman yan. Yung nakikita mo na tuloy-tuloy na daloy ng trapiko, hindi naman ganong pasasakitin ang ating ulo, lalo na yung mga motorista na dadaan dito sa EDSA. So, okay. Baon pa rin ang pasensya. Okay. Maraming salamat sa iyo, Cesar Apolinario.